napaka-peaceful. Napaka-peaceful dito. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, hindi makita yung baka yun. Oh. Yung kulay puti na yun, baka. Ayan. Napaka-malamig ang simoy ng hangin dito. Napaka-peaceful. Ayan. Walang mga... Ang mga tunog lang dito. Yung mga manok, mga ipon, kambing. Yun lang mga ka-farming. So... sa aking video ngayon mga ka-farming, familiar ba kayo sa integrated farming? Sa baka ang in-integrate yung farming is napaka kailangan maalagain. Ano? Napaka maalagain yung tanim. So gusto mo bang malaman mga ka-farming na isang integrated farming, ano? Integrated farming na less maintenance? By the way, short description sa integrated farming. Ang integrated farming is meron tayong main crops, ano? Meron tayong another crops na itinatanim. Maybe katabi or sa paligid ng ating mga taniman o kaya sa in between ng ating main crops. Halimbawa, meron tayong nyog. Sa pagitan ng mga tanim na nyog, is meron tayong tanim na kakao. So, yun ang example ng integrated farming. So, gusto mong malaman mga ka-farming ang integrated farming na less maintenance. So tapusin mo ang video na to at ituturo ko sa inyo kung ano ang magandang pang-integrate sa mga main crops natin. So let's go! Kung mapapansin ninyo, meron akong mga kangkong. Ayan, tumubo na naman yung mga kangkong. Palibas sa umulan, madali silang tumubo. Pero yan, pangpakain ko lang yan sa mga alagang manok, alagang native pigs. Okay. Back to Hawaiian pineapple tayo. So, konting kaalaman, ito ay napaka low maintenance. Ano? Pero gusto kong ituro sa inyo, yung diskarte nito para sa pagkukuha ng planting materials ng Hawaiian pineapple. Okay. Kung kukuha kayo ng Hawaiian pineapple, ito ay tapos nang mamunga. Ayan mga ka-farming. Nakita nyo? Ayan, tapos na siyang mamunga. So, kung kukuha kayo ng pagtataniman nito, kung ito yung mother plant, ayan, ito yung mother plant, makakakuha kayo ng pantanim dyan hanggang 3 beses lang. Kasi pwede siyang mag-till, ano, magsaha ng napakarami. Pero ang kukunin nyo, yung first tree na saha niya, yun lang ang pagkukunan nyo ng tanim dyan. Bakit? Kasi yun ang good na planting materials na pwede siyang mamunga ng napaka, ng good quality. Kasi, after ng tree na saha niya, yung pang-apat, is not a good quality na. Magiging maliit na ang mga bunga niya. Ano, yun lang yung technical na kaalaman ko. Disclaimer lang, yun lang ang technical na kaalaman ko sa pagtatanim ng, o kaya sa pagtatanim ko ng Hawaiian pineapple. Ano? So, okay. So, yun mga ka-farming, kukuha tayo ng example nito ng planting materials ito. So madali lang to, binabali lang to namin. Hindi na kami gumagamit ng tools. So pwede rin kayong gumamit ng tools, nasa sa inyo. And binabali lang namin siya. And ready na siya. Meron na siyang, ayan, mature na siya. Meron na siyang roots. Okay, so diretso tayo sa pagtataniman natin. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, magtatanim tayo ng Hawaiian pineapple. Yan. Ayun mga ka-farming, tapos na tayo magtanim ng Hawaiian pineapple. So ganun lang kadali. Ayan, integrated farming. At least habang naghihintay tayo sa income sa dragon fruit,
dalawa ang ating hinihintay. Pati ito rin yung bunga ng Hawaiian pineapple. Hiningal tayo doon ha. So, yun lang mga ka-farming. So, maganda ang dapat nagpa-practice tayo ng integrated farming. So, sana sa video ko na to, na-invite ko kayo, na-encourage ko kayo sa integrated farming. So, kung may nakalimutan man ako, like, comment, and subscribe kayo. Comment nyo lang yung kung ano man idea ang gusto niyo yung i-share para sama-sama tayong magkaroon ng kaalaman sa farming. So, yun lamang po. Thank you. Peace out.